Hello netizens, welcome and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, makakasama natin ngayon ang isang simpleng working student na patuloy na lumalaban sa buhay para maabot ang kanyang mga pangarap. Please help me welcome Mr. Armel Magdalao. Hi ma'am, thank you so much at napaunlakan yung aking invitasyon. Salamat din at kinalulugod ko na isa ko sa yung napili upang makapanayong. Yes. Kasi alam mo, nung nasa barangay pa ako, nung nasa mataba pa ako, nung sa atin pa ako, inisip ko na talaga kung saan ako gagawa ng setup para kayo makapanayang. So nabigyan ako ng pagkakataon na mabisita ko kayo dito. So ganyan ko na yung opportunity. Salamat at... sa akin, basta yung makatulong talaga ako. At hindi naman ang gumastos. Parang ganito talagang buhay, kailangan natin mag-effort para sabi mo nga ma-achieve yung mga pangarap na rin. Kasi nga, bihira lang kung umuwi tapos naka-skate ka na, diba? True. Tapos ano, parang iniisip ko, umuwi lang ako at mapaundahan lang kita. Parang ano, sayang naman yung kita ko sa isang araw kasi alam mo na nagtatrabaho ako. Yun yung isang factor kaya gusto kita makapanin. So, kwentuhan mo naman kami ng childhood experience mo. Ng mga kabataan ko, malaki masyadong ano. Masarap maging bata kasi puro enjoyment lang yung nafe-feel mo. Tapos yung iniisip mo, pag-uwi ng bahay, may makain ka, tapos lakwatsa na naman. Ganun yung setup. Pero sa ngayon na nagkakailan na tayo at nagiging mature na yung pag-iisip natin at mula tayo sa ano, sa katotohanan. Mula tayo sa mga nangyayari sa pamilya natin at sa paligid natin. Medyo nagbago yung pananaw natin sa buhay at pag-iisip natin. So, ganun. So, nung ano mo, yung school experience mo ng high school ka, kamusta yung pakikibakan mo sa buhay ng pagiging estudyante nung high school ka? Nung ano, nung nagsimula ako nung junior year, yun yung high school, hindi ko masyado sineseryoso yung ano, yung klase. Eh, kasi alam mo naman, barkada, ganun. Tapos inuman dito, labas, kahit saan. Pero nung time na dumating na sa mga high level na, dumating na yung ano, grade 9, grade 10, yun na pag-isip-isip ko, bakit ko ito ginagawa? Bakit ano ba yung purpose ko? Ba't nag-aaral pa ako kung ganito lang naman? Tapos yun, napagbigyan ako ng pagkakataon na, ano, sumali sa mga, sa ganon, sa mga iba't ibang patimpala. Nakasali din ng ano, nung last grade 8 yata yun. Napasali ako nung sa ano, Mr. Entrance. Tapos nasangkit ko yung panalo. Yung parang nagpa-realize sa'yo yun na parang, ay kailangan ko mag-aral ng mabuti. Tapos dun, napag-isip-isip ko na din na siguro oras mo na para baguhin yung ano, yung sarili mo, yung setup ng sarili mo kasi yung mga ano, mga magulang mo naghihirap para sa kapakanan yung lahat ganun. Tapos napag-isip ko din na bakit nga hindi ko talaga subukan na maiba talaga? Sabi ko, pasukin ko kaya yung mga bagay na hindi ko pa naranasan ganun sabi. Tapos dumating yung grade 10. Wala pa sa isip ko yun. Yung ano, yung CET, may training nun. Almost late na nga ako nun. Sinubukan ko. At ganun na, nakuha ko pa rin yung pinaka mataas na ano. Sa CET? Sa school niyo sa Mataba Integrated School. Naging corps commander ako. So ayon sa aking research, ikaw ay consistent honor student simula nung elementary at secondary. Inaamin ko, oo. Pero hindi na nung ano, nung secondary halos. Simula siguro nung grade 1 pa, grade 6. Medyo aktibo pa ako sa school nun. Tapos, school lang yung pinagkakabalahan ko. Ganun. Pero pagdating nung, ano na, yung high school na, wala na. Sumasabay na yung barkada, bisyo, ganun. Medyo nawawala na ako sa aking landas kasi mas pinapaboran ko yung kung ano yung kagustuhan ko, pansariling kagustuhan lang, ganun. Para sa isang estudyanteng katulad mo,
gaano ba ka kahirap sa iyo ang poverty sa ngayon? As napakahirap talaga kung papaliwanag natin, talagang mas mahirap. Kasi alam mo naman, hindi ka lang nag-aaral para lang sa sarili mo. Siyempre, iniisip mo rin yung ano, yung pamilya mo. So, kaya napag-isip-isip ko rin na bakit kaya hindi ako tumulong. Tapos sabi ko, try ko kayang maghanap ng trabaho. Yun, eh. Shoutout Boss Ferrer, shoutout Boss JP, shoutout Ate Abigail, shoutout Kuya Val, shoutout po sa inyong lahat. Salamat po sa oportunidad. Visor Andy, salamat po. Tapos ayun, tinawagan na nga kami, may interview pa. Ayun, pag-interview na ni Madam, ayos lang ba sa inyo na labor kayo? Eh, kasi nung mga time na yun, sigurado kayo, sabi ni Madam, sigurado kayo, papasok kayo? Painit doon. Nasa open field tayo. Ganun. So, alam nyo guys, yung nakakabili dito kay Mr. Armel Magdarao, nag-aaral po siya ngayon sa Osmeña Colleges, scholar siya. At the same time, working student, nagtatrabaho pa rin po siya. So, nakakabili kasi sa panahon ngayon, nag-aaral at the same time nagtatrabaho. So, sana mapanood to ng mga karamihan estudyante, karamihan mga bata na hindi binibigyan ng halaga ang kanilang pag-aaral. So, ano, bilang simula lang nung high school hanggang ngayon ay bihira na or madalang ka na talaga humingi ng financial assistance sa family mo. Yun nga, kasi mahirap yun, di ba? Paano mo na mahirap talaga yun, kasi ikaw ba naman, nakikita mo na yung mga magulang mo. Wala nga halos mapagkukunan ng ano, financial, tapos hingi ka pa ng hingi. Tapos kaya mo naman, di ba? Why not? Sabi ko, bakit hindi ko subukan maghanap? Ganun. Ngayon, yung ano, tinatawag nilang ano, remedio posible. Yan, ganun talaga yung term sa atin. So ano, ano ba yung trials o pagsubok na na-experience mo sa buhay? Na nalagpasan mo? Siguro para sa akin yung mga ano, yung mga pang-araw-araw talaga to. Shoutout ka rin Tita Gina sa Samar. Salamat sa kahit paminsan-minsan nakakatulong kayo, Tita. Salamat po. So ano? Yung college life experience? Yung buhay mo ngayon, kolehiyo ka na? Nung face-to-face, masaya. Masaya nung first year kami kasi ano, nakaka-enjoy pala yung college, guys. Sarap lang sa pakiramdam na ano, may kakaiba sa pang-araw-araw mong ginagawa. Parang bawat araw excited kang pumasok sa eskwelahan nila yun. So ayun, third year college ka na. Ikaw ay kumukuha ng course mong Bachelor of Secondary Education. Major in Filipino. Ayan, major in Filipino. Nakakatuwa kasi pagiging guro ang iyong kinukuhang course. At major in Filipino, guys. So sa dinami-daming course na available na pwede mong kuhanin, bakit pagiging guro ang naisipan mong kuhanin? Siguro hindi ko na rin may tatanggi na ganun talaga yung ano, ganun talaga yung binigay sa akin ni Lord na dapat kong kunin kasi sa lahat naman ng ano, kung ayaw talaga, kung hindi talaga para sa'yo, hindi talaga ibibigay yun. Yun yung naisip ko. Dati sabi ko, pag nag-aaral ako ng ano, ng masbate, gusto ko criminology. Pag sa divisions cut, kukuha ako ng ano, ag-ed, yung agriculture education. So ganun, nasa Osmeña ako ngayon, pero hindi yung criminology yung nakuha ko. Education pa rin. Siguro sabi ko, ito talaga para sa akin. Pero nakikita ko naman parang wala akong vision sa pagiging ano, guro. Hindi ko nakikita yung ano, yung buhay ko pagiging guro. Pero sabi ko, may plano siguro si Lord para sa akin. Kaya ganito man yun, tatanggapin ko na lang yun. So napapansin ko naman sa'yo, Mel, you have the potential being a teacher. Kasi, ay di ba, Sir Armel Magdarao, sa edad mong 23, anong future plan mo? Anong plano mo ba sa buhay? Asawa agad after graduate, pagka-graduate? Hindi naman. Plano ko talaga, ano, tumulong muna sa mga magulang ko na
naibigay ko yung anong hirap. Masublihan ko ba yung hirap nila na pinagdaanan kaya na pinagdaanan upang makapag-aral ako ng kolehiyo. Ganun yung pinaka-una ko, tapos sunod-sunod na step by step gano'n. Kasi hindi naman lahat nagmamadali. Diba? Lahat nakakapaghintay sa tamang panahon at oras. Single ba si Armin? Single. Single picture ka, single ka. Ay, nakaka-believe kasi mahirap ipagsabay yung love life sa ano, sa pag-aaral at saka pagtatrabaho, mas may family ka pang ina, inihisip. So, ano bang ma-advise mo doon sa mga estudyante na parang hindi nabibigyan ng halaga ang kanilang pag-aaral? Sa mga estudyante pong parang wala kayong oras sa pag-aral, hindi niyo binibigyan ng importansya. Sa ngayon po, pinapaalam ko po sa inyo, pagbutihin niyo po yung pag-aaral niyo. Isipin niyo yung mga magulang niyo kasi sila yung naghihirap sa atin upang mapag-aaral tayo. Suklian natin yun ng kagandahang loob upang maging matuwa naman sila sa atin, ganun guys. Tapos, yung mga oportunidad na dumarating sa buhay natin kasi bihira lang to, kailangan natin itong i-grab para malaman natin kung ano talaga ang kahihinatnan. Kaya sa mga taong nagdududa, sa mga estudyanteng nagdududa, hindi ko yan kaya, hindi mo pa nga nasubukan, paano mo nasabi hindi mo kaya? Huwag ganun guys, ibahin natin yung mindset natin guys. Laban tayo guys. Labanan natin yung mga takot natin na nararamdaman sa ating puso at isip guys. So ayun, tungkol naman sa mga bashing, kasi no one is exempted when it comes to bashing and commenting by the people around you. So, sa bashing or sa mga ginajudge ka ng ibang tao, paano ka nakikipag-deal sa mga ganyan? Paano mo nilalampasin yung mga ganyan sistema? Sa ganong sitwasyon naman, iba yung ginagawa ko at iniisip ko sa mga nagbabash sa akin na judgment. Hindi ko na lang yung pinapansin kasi makakasira yun sa mga ginagawa natin, di ba? Tapos yung mga magandang plano natin, medyo nasisira yun ng mga ganun walang kwentang ganun. Masasabi. Di ba? Who knows? Ngayon, 30 college na po si Armel at isang Kemon pa lang, guys. Sa mga taong ganun yung panin sa katulad ko, sa mga iba pang estudyante na medyo kapos ng konti sa financial assistant, huwag po tayong ganun kasi hindi natin alam yung panahon nagbabago. Kaya huwag na lang tayong makialam sa buhay ng may buhay. Pakialaman na lang natin yung buhay natin, yung sarili natin, ganun, para mas maganda pa siguro. Yeah. So ayun, Mel, bilang sa edad mong 23, ano ba yung maipapangako mo sa pamilya mo pagkatapos, pagka-graduate? Siguro yung maipapangako, ha? Huwag na lang yung siguro, maipapangako ko na lang na habang kaya kong tumulong, makatapos man ako. Pag ako'y makatapos, habang kaya ko'y tumulong, ako'y tutulong sa pamilya ko. Basta, ganun na lang yun. Kasi mahirap i-explain kasi yun. Isang karangalan para sa akin na makapanay yung isang working student na kagaya mo na magiging inspirasyon sa iba, na sana mabigyan din sila ng inspirasyon sa paraan mo na magsikap. Simply, working student, nakakabilib, nakakahanga kasi sa panahon ngayon, dapat mga ganito yung mindset ng mga kabataan, hindi yung nakafocus sa mga walang masyadong sense na mga activity, mga bagay. So, ayun, maraming salamat. Salamat din sa pag-invite sa akin. Sana lumago pa yung nasaan kung lalago pa yung YouTube channel mo. Tapos matupad mo yung pangarap mo para sa barangay natin. Kaya naman yun. Salamat. At sa iba pang tao. Salamat. So ayun, pwede ka nang mag-shoutout din sa video natin. Unang-una, shoutout sa family ko. Family Cristobal, family Magdarao. Tita Gina, kay Ma'am Kagampang, sa mga kapatid ko, mag-ingat kayo palagi, nasa malayo man kayo o nasa malapit. Ingat kayo sa lahat ng inyong ginagawa.
Salamat sa pagbigay ng oportunidad sa akin to, noong una sa'yo. Thank you, salamat. Salamat din kay Madam Cielo sa may-ari ng ano ng boarding house namin. Salamat sa pagpapautang ng 1 year bago makabayad ng ano ng boarding house namin dito. Salamat din kay Boss Harke, Boss JP, kay Madam Cielo again na asawa ni Boss Harke. Kay Ate Abigail, kay Kuya Bal, salamat din po. Shoutout sa inyong lahat. At sa mga kaibigan ko, shoutout sa Team Borders, Team Palaban at Team Solid. Shoutout sa inyong lahat. So, thank you. Thank you din sa, ano, sa Shallow Borders. Dahil nandito ako ngayon sa kanilang boarding house. Kay sa aming videographer ngayon, kay Kenneth Sherbomimay, thank you so much. Kay Sarah Villar, Arjane Villar, kay Imelda Solis, kay Herman Capineng, maraming salamat sa accommodation. At salamat at nabigyan niyo ko ng pagkakataon mabisita kayo dito ng boarding house. At doon din po sa mga nagpapashoutout dyan, sa lahat ng taga-mataba, shoutout sa inyo. Sa lahat ng viewers at subscribers ko, maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please, tulungan niyo po akong lumago ang ating channel. Just type Mildren Santiago. At kahit hindi niyo na po pindutin yung notification bell, kung gusto niyo rin, pindutin niyo na rin nasa sa inyo na rin. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito po.